At para po sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, nag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tingnan ang posibilidad na gawing libre ang aplikasyon para sa Overseas Employment Certificate o OEC. Ang direktiba ay nilabas ng Pangulo sa pakipagpulong sa DMW, Bureau of Immigration at Department of Information and Communications Technology sa Palacio Puya ng Malacañang. Sinabi po ni DMW Secretary Susan Ople na nakikipag-ugnayan na sila sa DICT para nga po sa bagong mobile app para sa mga OFW. Anya, masaya ang Pangulo sa bagong digital app para sa mga OFW upang matugunan na nga ang mga hamon na kinasasangkutan ng OEC. Anya pa, bili ng Pangulo, tiyakin ng DMW na walang babayaran ang mga manggagawang Pilipino, mga OFW, sa paggamit ng mobile app at pag-download at pagkuha nga nitong OFW Pass. Sinabi rin ni Ople na ang mobile app ay libre bilang paraan ng gobyerno para parangalan ang mga modernong bayani ng ating bansa. Ang nasabing app ay nagalaman po ng OFW Pass. Isa po itong digital at secured na version ng OEC na magsisilbi pong digital identity ng ating mga kamabayan. Pagkatapos ng 2-3 buwan na transition period sa pag-activate nito, ganap na pong papalitan ng OFW Pass ang nakasanayan po nating OEC. Ang OFW Pass at OEC ay may malaking pagkakaiba. Ang OFW Pass ay isa pong QR code na nabuo at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng app, habang ang OEC ay nangangailangan po ng on-site processing na mayroon pong halagang 100 pesos na sigil. Ang OFW Pass ay may visa hanggang matapos po ang kontrata ng isang OFW, habang ang OEC ay tatagal lamang daw ng hanggang 60 days o katumbas ng halos 2 buwan. Nauna nang inutusan ni Pangulong Marcos ang DMW at ang DICT sa kanyang 2022 State of the Nation Address o SONA na i-automate ang verification ng mga kontrata at mag-issue ng mga OEC na maaaring ma-inbox sa mga smartphone. Narito po ang pahayag ni Secretary Ople bukol dito. Hinihintay lang namin yung green light ng DICT para nakakatiyak tayo sa cybersecurity features ng app. After that, hopefully within the week, ma-launch na siya. Hintay na lang po, kami po ay nakikinig sa inyo. Alam namin na napakalaking kalbaryo yung OEC. So, ginagawa po namin lahat para ma-address itong issue na ito with the use of technology. So, abangan nyo na lang po. Konting pasensya pa po. Pero malapit na ang ating